sabihin na ganun po yung message ng Islam, na ganun yung Islam as a whole. Huwag po nating tingnan ang Islam sa mga tao. Ngunit tingnan po natin ang Islam kung ano po ang turo nito. Dahil ang turo ng Islam po ay kumpleto. Kahit yung mga ibon na lumilipad ay meron po yung katuruan. Kahit pagsusuot ng damit, kahit pagsusuot ng tsinelas, may katuruan sa Islam. Kahit pagpasok sa banyo, kahit pamamaraan ng pag-inom, ay meron pong katuruan sa Islam. Ang Islam po ay hindi lamang relihiyon, ngunit ito po ay sistema ng buhay. Na yung mga Muslim na talagang sumusunod sa batas ng Islam ay ginagawa nila lahat ng kanilang makakaya para lang mag-comply doon sa mga requirements para lamang makakuha ng reward na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bilang mga Muslim, ganun po ka-solemn yung faith. Kumbaga, lahat ng mga actions na ginagawa ng isang Muslim, lagi niya dapat nasa intensyon na yun ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit paglalakad lang sa labas, kapag yun ay inintend mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, makakakuha ang isang Muslim ng reward. Diba? Ganun din, kapag naglalakad tayo papuntang masjid or sa mosque, lahat ng mga madadaanan natin ay nagdudua ng kapatawaran para sa atin. Ganun po ang paniniwala ng isang Muslim. So inshallah po at this point ay magpapabasa lang po tayo ng maikling talata sa mula sa banal na Quran. Sa Allah. Takbir. So yung takbir po, okay, para lamang po sa kaalaman ng mga hindi Muslim, ang ibig sabihin po ng takbir ay parang magbunyi, okay? At ang ibig sabihin po ng Allahu Akbar ay